Today, nagtitiklop tayo ng damit. Oh, no! Because we're maximizing our time. Actually, preparing myself to one of the most hardest SEM, actually hardest year in architecture. And ang galing talaga to minsan sa prof ko nung isang araw. Kaya I will share to you why. The first thing talaga na ginagawa ko bago ko magpasukan is ina-arrange ko kung ano yung mga kailangan kong gamitin. Niniwala talaga ako, kailangan mo i-condition yung sarili mo bago ka pumasok sa school. The reason why, sharing you my experiences and kung ano yung mga pagkakamali namin before, kung ano yung mga nagawa kong okay before, is para din ma-inspire kayo and pwede nyo din ma-apply. Dati, gusto natin ng time machine para makita natin yung sarili nating future. I believe YouTube is actually a way para makita nyo yung future nyo. Sabi nga nila, always do what you've always done, you will always get what you've always got. Kung kunyari, parehas tayo ng ginagawa before, you can actually predict, posibleng ganun din yung maging resulta mo, diba? So you can actually apply it, pero syempre, case-to-case basis naman yan palagi. Hindi naman porque yung na-experience ko is ganun na din yung may experience nyo. So it all depends. Actually, sa lahat naman, laging may disclaimer wherein, depende yan talaga sa sitwasyon ng tao. Kasi, syempre, hindi ko naman maididiscuss sa 8-minute video hanggang 10-minute video. Lahat ng possible scenarios na na-experience natin, diba? I'm just talking based on my experiences and it might help you. Bakit ko sinabing ito yung isa sa mga pinaka-hardest year and hardest SEM in architecture? Kasi yan, sabi din ng prof ko, ayan, shout out to Manuso. Hello po. Third year ako ngayon, third year first SEM, I'll take my design 5 subject. And sa architecture kasi, there are 10 designs. So, it means halfway na ako. So, another 5 na lang, tapos-tapos na, diba? Kala mo talaga ang dali. Kidding aside, syempre kapag nandun ka na sa 5, sabi nga ng prof ko, it's actually deciding stage. Actually, before talaga ako mag-enter ng RT, I don't know why, pero marami talagang nagsasabi sa akin na third year is the hardest year. Reason why I'm sharing this, kasi sobrang dami ko din talagang struggles last SEM. And alam niyo naman yan, na dalawang beses din ako nagka-COVID talaga. So, I want to avoid those mistakes ko din na nagawa last year. Kailangan din natin matuto sa experiences ng ibang mga tao. Sometimes, you don't need to experience it para malaman mo na yun pala yung lesson doon. Sometimes, pwede ka naman mag-observe sa paligid. Tapos, kung ano pwede mong ma-apply sa sarili mo para kuha mo na siya ng tama, diba? E di, ayun, go. Today is Saturday. Kahit ka-upload ko lang kahapon, mag-upload ako ulit kasi I badly want to be productive. E bakit ko gusto maging productive? It's not like nagmamadali ako or minamadali ko kayo. Simply because that's how I see the value of my time. Yung pagod ko, naipapahinga naman yan. Natulog ako, nabukasan, okay na ulit ako. Nagutom ako, pagkakain ko, busog na ulit ako. Pero yung time, it's something precious na kahit anong gawin ko, kahit anong pilipit ko sa sarili ko, hindi ko na siya maibabalik. Kaya I really want to seize the moment. Kahapon, ang ginawa lang din namin sa class is nag-meeting kami ng mga classmates ko. And I'm really having fun. Actually, sobrang na-miss ko din talaga mag-take ng RT. Kapan din ako mag-adjust. Actually, lahat naman tayo, guys, may mga struggles. May mga tao lang talaga na iba yung pag-handle nila ng mga struggles. Sabi din sa akin doon ng isa sa mga mentors namin. Ito naman daw ng mga naging successful na tao. Lahat-lahat ng mga tao sa mundo, actually, lahat yan napapagod. Lahat yan may pinagdadaanan, diba? That moment na napapagod ka na, in that moment na gusto mo nang sumuko, isa lang daw yung pagkakaiba ng mga naging successful. It's the time wherein kailangan mong mag-decide dun sa moment na yon. Yung kapag nahihirapan ka na, you need to decide na kailangan mo pang ituloy. Bakit mo kailangan ituloy? Kasi pangarap mo yun eh, diba? I don't know how other people see it, pero kasi sa akin, it's very valuable. Kasi bago ko mag-take ng architecture, sabi ko na sa sarili ko, kailangan super decided na ako pag-enter ko dito. Kailangan ibigay ko yung best ko. I'm not really romanticizing the hustle culture. It's just that mahal ko lang talaga yung ginagawa ko. Especially now na I'm doing a business. Alam ko talaga yung value ng pera. Although, alam ko na sobrang dami din talagang mga taong napilitan lang mag-enroll this year. Talagang may mga side sa atin na, ano ba yan, dapat face-to-face na lang, ganyan. Pero, kasi kapag inisip ko na inisip yung problema, ang maidudulot niya lang din sa akin is another problema. So, every time na magkakaroon ako ng problema or struggle, I need to think of a solution kung paano
mas mai-improve yung situation kung nasaan ako. Given the fact nga na madami din talagang napilitan lang mag-enroll ngayon or possible na yung mga tao talagang hindi talaga nakapag-enroll and they have personal reasons why. May iba't iba naman nga kasi tayong sitwasyon. And ko, talagang hindi din talaga enroll ngayon. I never told him, I never pressured him na, oy, bakit hindi ka nag-enroll? Grabe, kawawa ka naman. Grabe, na-late ka na, diba? Ako din naman yung feeling ng na-late. Buong taon ako na nasa multimedia, takakabas ko before, talagang naging ahead sa akin, diba? So, not pressuring him na kailangan mag-enroll ka ngayon, kailangan maging gento ka. I'm speaking behalf of my experiences naman, kung ano yung napapagdaanan ko ngayon, and kung sino yung makaka-relate, edi hello, diba? Welcome to the Arky family. The fact that I enrolled kasi, it means I'm somehow accepting the responsibility na may kailangan akong gawin. Even last sem, nung nagkasakit ako, talagang nilaban ko lang na kailangan ko tong ipasa kasi nanghihinayang ako. Talagang resting is necessary in our lives kasi sometimes resting can actually give you abuelo para mas maging productive ka pa, diba? Another reason why sabi nila this year, tong third year architecture is because kasi yung year we're in mga defenses na, yung mga parang thesis defense. So imagine if you're in senior high right now, para kang nagte-thesis pero gumagawa ka ng napakadaming technical drawings, gumagawa ka ng sobrang daming plano. Actually, sobrang hirap niyang i-illustrate kasi medyo incomparable din talaga yung mga plates sa Arky. Talagang halo-halo, may technical, may artsy side, may write-ups, ganyan. Pero kumatutuwa ako. Pero sa ngayon, natutuwa pa ako. Tandaan nyo na lang itong video na ito ngayon na nagsisimula ako dito sa third year at natutuwa pa ako. Baka kalagitnaan ng mga vlog natin, hindi na ako natutuwa. First time na nagkaroon kami ng group plate sa design mismo. I'm excited to work with my classmates. Ayan, na-excite din ako na makipag-collaborate ng ideas sa kanila kasi I also want to work on sides wherein hindi ko pa super gamay, ganun. Yun yung ano nila, strength nila, tapos yun yung weakness ko. Possible naman na strength ko, pwede kong ma-share sa kanila, something like that. It's just a daily reminder na kung meron kang pangarap ngayon, kung meron kang goal ngayon, everything is possible. Lahat yan nagsisimula sa isip natin. There's a saying wherein sky is the limit, pero in real life, there's no limit, di ba? Tayo lang talaga yung nagsiset ng limit sa sarili natin. So, kung ngayon, kung iniisip mo na posible mo yung magawa, eh, posible mo talaga yung magawa. Basta gagawin mo lang din talaga. So, like, comment, subscribe, and see you on my next vid, flying plates na digital. So, ayan, bye-bye! See ya! And don't forget to join the giveaway! Good luck to all of you!